Kapan pa natin yung sila natin? Oo. Ayun yung sila natin. Ano ko yun? May binigil sa'yo si Bay, Carlo Ben. Nadadagdag tayo sa dictionary natin. Alin ang mas mabuti? May isang wika o marami? Para sa akin, meron kasing dalawang side. May positive and negative yung pagkakaroon ng marami. And ganun din naman sa isa. Yung pagkakaroon kasi ng marami, kumbaga, kapag marami yung wika sa isang bansa,
nalalaman natin kung anong tribe siya galing, ganun. Sa pagkakaroon naman ng isa, yung positive naman nun is yung naunawa natin yung isa't isa. Walang gap. Paano mo maipagmamalaki at pahahalagahan ang wikang kumbansa? Para sa akin, kasi I write poems, ginagamit ko siya, yun, mas sumusulat ako ng tula na Tagalog. Makatutulong ba sa isang bansa ang pagkakaroon ng maraming wika? Oo, para sa akin, oo. Kasi, yun nga, yung kagaya ng sagot ko kanina. Nilalaman natin kung saan silang galing na lugar, kagaya ng Visayas, ganyan, Luzon. Okay po, maraming salamat mo sa sagutan. Sa iba't ibang mga bansa sa buong mundo. Ano ang kahalagahan ng wikang Pilipino sa kasalukuyan? Ang wikang Pilipino, hindi man kasalukuyan o nakaraan man, ay napakahalaga sa isang bansa o kahit kanino, sapagkat ito ay pamamaraan ng komunikasyon at pagtalastasan, at ito ang pamamaraan upang magkaroon ng pagkakaunawaan ang bawat isa. Alin ang mas mabuti? May isang wika o marami? Mabuti na may isang wika, subalit hindi may iwasan ng isang bansa ay magkaroon ng iba't ibang wika, lalo't ko ang geographical na lokasyon nito ay hindi katulad ng isang malaking bansa na hindi iwan-walay. Hindi may iwasan ng isang bansa ay magkaroon ng iba't ibang wika, lalo na kung ito ay may hiwa-hiwalay na uri ng tinatawag nating kalupaan. Paano mapagmamalaki at mapahalaga ang wikang pambansa? Ang wikang pambansa ay mapapahalagahan at maipagmamalaki kung ito ay gagamitin ng tama. Ito ay gagamitin hindi lamang sa paraan ng lokal, kundi sa paraang pwedeng iparinig sa ibang nasyon upang sila magkaroon ng tinatawag nating pagkakakilala sa atin. Subalit, hindi natin magagawa na maintindihan ito. Subalit ang malaman nila na may sarili tayong sariling wika ay isa ng pagmamalaki. Kaya isang pamamaraan ng pagpapakilala at pagkakaroon ng mataas na pagtingin sa wika ay ang pagpapakilala sa isang maikling salita na common ito sa lahat at nagpapakita ng tunay na pagka-Pilipino tulad ng salitang bago ka magsalita is mabuhay. Kahit sa ibang bansa, alam na ang mabuhay ay welcome. Maraming salamat po. Alam natin na ito ay thank you. Maraming ibang bansa na kapag narinig ay salamat, alam nila na ito ay welcome, ay na ito ay thank you. Then, yung mahal kita, di ba, isang salita, kapag ito ay sinasabi natin lagi mong sinilag, ito ay sinasabi mo at ito ay pinapamansag mo sa iba't ibang bansa, ito ay pagmamalaki. At ang malimit na paggamit nito hindi lamang ng tao sa puso at hindi kinakahiya na isang pagmamalaki na mahal mo. Bakit sinasabi ang wika ay kaluluwa at salamin ng ating bansa? Okay, sinasabi na ang wika ay kaluluwa at salamin ng ating bansa sapagkat ang wika ay nagpaparamdam, hindi lamang nagpapaunawa, kundi nagpaparamdam ng gusto nating sabihin, gusto nating maramdaman ng ibang tao bukod sa salitang binibigkas. Ito ay salamin sapagkat kapag narinig mo ang wika, sumasalamin din to sa kung anong uri ng tao tayo. Kaya masasabing ito ay ang damdamin at ang tinatawag nating physical na pagkakakilala
kaya tinatawag na kaluluwa at salamin ng isang bansa. Maraming salamat. Maraming salamat sa aming pagsama. Hanggang sa muli. Paalam.